Colin Sexton, mga idol, mukhang malilipat na nga ang kanyang tahanan from Cleveland Cavaliers papunta sa team ng San Antonio Spurs. Nabalita nga ngayon araw, mga idol, ng isang reporter ng San Antonio Spurs daw ay fan neto ni Colin Sexton para nga i-partner sa kanilang point guard, all-star point guard na si Dejounte Murray. Balak nga nilang partneran na, mga idol, etong si Murray para nga mag-improve na rin ang kanilang team at si Colin Sexton ang kanilang ibinabalak na kawanin. Well nga, mga idol, parang good decision nga ito para sa team ng San Antonio Spurs. Etong kasing si Colin Sexton, mga idol, nung last year nga, nung siya ay fully healthy, ay nag-average nga siya ng 24.3 points per game, 3.1 rebounds, and 4.4 assists. Very solid nga, mga idol. May all-star potential nga, mga idol, etong si Colin Sexton. Kaya naman itong San Antonio Spurs ay parang ayaw magpahuli at gusto ngang kunin etong si Sexton mula sa team ng Cavaliers. At sa ating next balita nga, mga idol, ay pag-uusapan natin itong mga nasabi ni Steve Kerr. Nag-update nga kasi siya sa kanyang mga injured players na si Gary Payton, Otto Porter at Andre Iguodala. Sa ngayon nga daw, mga idol, ay mga questionable itong mga players na ito. Hindi pa nga sigurado itong si Coach Steve Kerr kung papalaruin niya na bang itong kanyang mga player. Pero ang magandang balita naman dyan, mga idol, ay pinalaro at pinasama na nga daw ni Coach Steve Kerr itong tatlong ito sa anilang scrimmage. Kung saan, mga idol, parang 5-on-5 na nga rin, parang isang normal na NBA game at maganda raw ang naging resulta nito. Kaya naman daw bukas, mga idol, ay imo-monitor pa nila itong si Gary Payton, Otto Porter at Andre Iguodala kung ano bang kalagayan ng kanilang mga injury at kung pwede na ba sila, mga idol, maklear para nga maglaro sa game 1. At sa panghuli nga'y sinabi ni Coach Steve Kerr na magandang araw na makita itong tatlong player na ito na makasama na sa kanilang pagpa-practice. At sa ating panghuling balita ng mga idol ay patungkol dito sa player ng Golden State Warriors na si Andrew Wiggins. Sinabi rin kasi neto ni Coach Steve Kerr sa kanyang interview bago ang NBA Finals na wala nga daw sila dito itong team ng Warriors kung wala itong si Andrew Wiggins sa kanilang team. Sabi niya ay, "We would not be here without Andrew Wiggins." Yan nga, mga idol, ang parang appreciation neto ni Coach Steve Kerr at pagpapasalamat na din sa kanyang two-way player na si Wiggins dahil, mga idol, sa kanyang naging contribution dito sa Warriors lalo na nung pumasok ang NBA Playoffs. Talaga namang in-step up din, mga idol, ni Wiggins ang kanyang paglalaro defensively pati na rin offensively. Kaya naman ngayon ay pinasasalamatan ni Coach Steve Kerr itong si Wiggins. Ina-appreciate din siya, mga idol, at gusto nga rin sigurong i-appreciate siya ng mga NBA fans sa pagsasabi niya nga na itong team daw ng Warriors ay wala sa finals kung wala si Andrew Wiggins. At alam niyo ba, mga idol, ang ina-average nga ni Andrew Wiggins ngayong 2022 playoffs ay 15.8 points, 7 rebounds, and 1.7 assists. Very solid, mga idol, para nga sa isang role player, tapos dagdagan pa ng kanyang presence sa depensa. At yan ang alamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!